Magandang gabi mga kapugo natin dyan. So, follow up lang natin ito mula kaninang tanghali na inilipat natin itong mga pugo dito sa may kulungan nila na medyo malaki. So, ayan, kanina napansin nyo, hindi ko pinailan muna yung bulb kasi nga yung panahon ay sobrang napakainit. So kung ipinailaw ko yon, so mas lalong mainit yung sa loob ng kulungan. So hindi rin yung tama. Dapat yung average ng temperature sa loob ay yung tama-tama lang. So hindi ko muna pinailaw kasi sobrang init talaga kaninang tanghali. So ngayong gabi, yan. Yung pinailaw na natin yung bulb. At yung ginamit natin na bulb ay yung 25 watts na pampainit kasi medyo 19 despite to. So, kailangan pampainit muna na ilaw ang gamitin natin. So, ayan. So far, sa pagbalik natin dito ay okay naman sila sa kahit na sobrang init kanina na inilipat natin dito sa may malaking kulungan. So, okay naman sila. So, ngayong gabi ay bibigyan muna natin sila ng pagkain. So, yung pagpakain mga kapugo ay 3 times a day yan. Sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. So, kailangan talaga ay may sapat sila na pagkain dyan sa feeder nila at sa drinker nila yung tubig. Kasi yun ang dahilan kung bakit nakikita nyo yung sa likod ng mga pugo ay may minsan ay wala ng buho, ay wala ng balahibo. Kasi nga, tinutukan nila yung isa't isa dahil wala silang makita na pagkain at tubig sa nila lagayan. So, iwasan natin yan mga kapugo na mangyari na tinutukan nila yung sarili nila. So, kailangan may sapat sila na tubig at pagkain dyan sa lalagyan nila para at least kung nagugutom o nauho sila, may makain sila at mainom. So, ayan mga kapugo. At may napansin ako dito na ito sa gilid na may isang pugo na medyo hindi talaga kumakain. So, kunin natin at ilagay natin sa may malapit sa may bulb para mainita naman ito. Kasi parang itong pugo na ito ang pinakamaliit na ano. So, ilagay mo natin dito sa malapit sa bulb at least naman mainitan siya. So, ayan. So, mga kapugo, itong mga pugo na to ay pang-tatlong hatch na ito, pang-tatlong breeding na ito. So, sa 19 days nila ngayon, pag 30 to 35 days old nila, ay mag-start na yan sila na paunti-unting mangitlog. So, starting na yung pangitlog nila. So, kailangan mga 30 days old nila, andun na sila sa may permanent na kulungan doon sa may puguhan natin. Para at least naman, hindi sila ma-stress sa darating na araw ng pangitlog nila na ika-35 days old nila. So, ayan mga kapugo, sana'y maparami natin itong mga pugo at sana'y maparami ito at sana'y yung gustong interesado na mag-alaga ng pugo ay ma-share ko rin ito. Sana. So, ayan mga kapugo. Salamat sa panonood ng aking pag-breed ng ating mga pugo sa Rhode Island natin na may ano na rin ako. Dalawa yung pangalawa. Parang anim. Pito na yung Rhode Island ko. Tapos White Leghorn. So, ayan mga kapugo. Sana'y maparami natin itong mga alaga natin at may share ko rin sa inyo. Mga kapugo. So, ayan.